Hindi na sana ako sasagot dito sa issue na to. Pero may mga nagpapakalat na fans na hindi matanggap ang pagkatalo ng Miami Heat. Nadaya daw. Nadaya nga ba? O ito po ay destiny? Dito po sa video na to, i-explain ko sa inyo kung ba nangyari, bakit yung 2.1 ay naging 3.0. At sasabihin ko sa iyo, medyo kikilabutan ka. Talagang parang, man, para sa Boston Celtics talaga yung panalo. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kung napanood mo yung Game 6, dapat di mo na ito tinanong. No? Dapat di nyo na ito pinanghalat. Kasi parang ano lang, nagiging sour grapeing lang tayo, hindi natin matanggap eh, no? Unang-una, respect sa Miami Heat. That was a very good game. One for the ages. Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Ngayon, may mga nagsisend sa akin ng message kasi alam nila, Boston Celtic fan ako eh. Sir, wala, hindi legit yung panalo nyo. Dinaya, binigyan kayo ng 0.9 seconds. May I remind you kung or ask you first, nanood ka ba? Pinanood mo ba yung laro? Para sabihin na dinaya. In fact, dito sasabihin ko, baka kilabutan ka. No? And, you know, I know it's still against the history itong nangyayari sa Boston Celtics. You know, we have been against the odds. First of all, let me just answer your question na hindi dinaya. Because kung ikaw ay basketball fan, dapat alam mo kung ano nangyari. Ito yung nangyari. At the last few seconds, hawak ng Miami Heat ang bola. Tumira ng tres na foul si Jimmy Butler. I think that was Al Horford. That was 2.1 seconds. You're right. 2.1 seconds. There's a foul. And the initial call was a 2-point shot free throw. Pero si Joe Mazzulla, syempre ayaw magpatalo. Ang ginawa niya, challenge niya. And siguro naman alam mo yung challenge, di ba? Pag challenge niya, pwedeng hindi foul. Pwedeng hindi foul, di ba? Pero unsuccessful po yung challenge. Ibig sabihin, nawala na ng timeout, mag-free throw pa. At ang masama nito, ito yung masama. Sa leap na 2 points, 3 point pa. Tatlong free throw. Kaya lumamang ang Miami Heat. Parang against sa Boston Celtics yung nangyari. Pero ang isang magandang nangyari dyan, eh nung ni-review po ng mga referee, mind you, 2.1 seconds, nakita nila na hindi pala 2.1 seconds, 3 seconds pala. Kaya po, ginawa nilang 3 seconds at binigyan nila ng tatlong free throw si Jimmy Butler. And that's the reason why 3 seconds. Biruin mo nga naman kung hindi chinales si Joe Mazzulla yon ng coach ng Boston Celtics, eh di 2.1 second lang. 2 free throw, 2.1 seconds, mamimiss pala ni Marcus Smart yung kanyang tres. And if he misses that one, with only 2.1 seconds, wala na. Di, hindi na naka-buzzer beater si Derek White. Kaya parang sabi ko, kinilabutan ako, parang para sa Boston Celtics talaga yung panalo. Binigay talaga. It was one of the most thrilling game, crazy game in the NBA. Pero ngayon maliwanag na. Kaya nga sinasabi ko eh, grabe. It must be destiny. It's not luck. 3 games in a row. 0-3 from 3-3. So maliwanag na po. Wala pong dinaya dito. I think it's just destiny. Maybe a little bit of luck. Pero para sa Boston Celtics talaga yung panalo. Maliwanag na po. Nasagot ko na.